It's a blessed day once again, mga kamesa! Ay, ba't nag-iba intro natin? Sandali, wait! Hali ni Karawendas ka ni! Hali na siyong milan pa yung pimsuray ni! Niyagin niya sunik ka ni! It's a blessed day once again, mga kamesa! At welcome na naman sa ating vlog ngayong gabi! Tayo ngayon ay magluluto nito para lumakas yung mic natin ngayon! Ang galing-galing naman! Okay, magluluto tayo ng Jack Daniel's Chop! Mula sa 7-Eleven! Ang lahat ng pagkain natin ay galing sa 7-Eleven. Bakit nga ba? Kasi 7 o'clock na umaga tayo gumigising araw-araw at 11 o'clock ng gabi natutulog. Kaya saktong-sakto sa atin ang pangalang 7-Eleven. Mula 7 tayo gising hanggang 11. Okay, ngayon, ito ay breadcrumbs. Wala tayong boses. Bakit ganun? Lalagyan natin itong chicken nila. Ayan. Sige, sige. Ito ay tinalambot na natin sa tubig kasi kanina sobrang tigas. Eh, hindi natin ito maluluto kung siya ay nagyayelo. Ilagay natin. Ilang piraso kaya ito? Sana marami. Ang bango, hindi pa siya kami panis. Ayusin natin ang pagkuha ng salayon ay yan! Wow! Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura nito kapag ka na-prito ko na. Mukha naman siyang masarap. Laro-laruin natin ang ating kamay dahil hindi naman tayo mag-share sa iba. Tayo lang kakain ito. Okay, pangalawa. Ilang hiwa kaya ito? Sana marami. Ay, nag-aaway yung mga aso ko kasi. Ayan. Hindi sila nagpapansin na ng maayos. Magmahalan nga kayo dyan. Oo, magmahalan kayo. Ayoko nag-aaway kayo, ha? Mga alaga ko talagang yan. Oo, wala nang ginawa. Kundi maglaro. Magbait sila, hindi sila nag-aaway talaga. Dahil, mana sila sa kanilang amo. Amo nila, walang ginawa kundi kumain. Kaya ngayon, kahit hating gabi, nag-aantay sila ng makakain nila. Sabado ngayon, ng gabi. Ngayon ay September 26. Happy birthday nga pala sa kuya ko na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa September 28. Malamang, kapag pinost ko to, ay September 28 na ganun katagal. Okay, sige pa. Uy, apat na hiwa. Saktong-sakto sa ating kumakalam na sikmura. Apat na hiwa para sa ating lahat. Yan, binabalutan natin siya ng breadcrumbs. Breadcrumbs. Nang sa gayon, kapag pinirito natin siya, ay malutong. Malutong na malutong. At ang panghuling hiwa, ito, parang ito yung masarap kasi napalibutan na siya ng napakaraming mga butter. Kaso hindi naman natuloy yung butter. Sayang. So, okay lang yan. Matutunan naman yung lahat sa ating sikmura mamaya. So ito na po. Pwede na natin siyang iprito. Hindi ko na po kayo isasama sa pagprito. Isasama ko na lang kayo sa pagkain. So ako na po magpiprito nito. Paalam! Mga kamesa, magpunas muna tayo ng ihi ng mga aso at sila ay umihi. Bigla dito, nagkalat-kalat sila ng ihi. Pero marati pa rin pumaluto ang ating pagkain, mga kamesa. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong mahinip, parating na sila. Wait lang po. Ito po mga kamesa, may naluto na tayo isang piraso ng Jack Daniel Chops. Kita niyo naman, sobrang sarap ang aking pagkakaluto. Wala pang sinain, eh hindi ko na matisa ang gutom ko. Simulan na natin tikman kung anong lasa nitong Jack Daniel Chicken Chops. Ang init. Lasang ordinary chicken, pero with a twist. Kasi flat siya. Parang parang chicken steak. Pero teka po, baka dito na sinain natin, hindi tayo mabubusog dito, nakakabitin. Ito po mga kamesa,
Nakaluto na po tayo ng chicken chops! Palakpakan naman tayo dyan! Parang maliwanag dito. Parang kinukuha na tayo dito ng dito banda. Yan. Pangit ang lighting dyan. Kaya ibahin natin ang ayos ng ating camera. Yan! Parang kitang-kita yung ating pagkain. Pero yung mukha natin, hindi na makita. Okay, hindi pa rin po talaga luto ang ating sinain. Kaya, papakilala natin to. At least may nakakain tayo, di ba? Kasi mahirap naman manginig sa gutom. So, tikman natin muli at baka mas sumarap to sa pangalawang pagkakataon. Malutong yung labas niya. Malambot yung loob. Yung sosawa niya. Malamis na miss, pero mas gusto ko sana kung maanghang ang sosawan. Wala tayong sriracha. Wala tayong chili sauce. Wala tayong lahat! Ang dami pong saksakan dito. Papakita ko po sa inyo, ha? Ang dami. Ang kalat. Dito pala pag nagbablog, napakakalat ng lamesa. Sobrang sarap niya, mga kamesa. Sakto, hindi pala naluto yung kanin natin kasi ang sarap itong papakin. Parang, masarap itong ipalamang sa tinapay. Tapos gagawin mo siyang chicken burger, lagyan mo ng lettuce, lagyan mo ng mayonnaise, lagyan mo ng ketchup, tomato, at kung ano-ano pa. Masarap talaga siya, mga kamesa. Panyayo. Sulit ang tinda ng 7-Eleven. Ito ay adobo connection. Kaya kung gusto ninyo bumili ito, alam ko, hindi lang naman sa 7-Eleven may ganito eh. May minsta, may mga mall, na kung saan, pwede kayo makabili itong adobo connection na ito. Sobrang sarap. Nanunuot hanggang sa buto yung sarap. Eh, kaso wala naman pala itong buto. Nanunuot hanggang sa laman ang sarap. Panalo, mga kamesa. Sobrang sarap. Nakakaluha. Panalis ang papakin. Lalo na kung malamig ang panahon. At mag-isa ka? Kainin mo mag-isa talaga lahat ng pagkain mo. Wait lang. Tignan natin at baka luto na yung ating beef caldereta at sinaing. Sandali lang po ha. Tara na mga kamesa, tayo na kumain. Luto ng ating sinaing at malapit na rin maluto ang ating beef caldereta na walang kasawa-sawa. Lagi na lang itong inakay natin araw-araw. At syempre, hindi mawawala ang ating napaka-healthy na guyabano. Sige po, order po kayo sa akin ito. At sigurado namang maliligayahan ang inyong mga puso. Napakasarap ng guyabano. Okay. Pray na tayo mga kamesa. Lord God, maraming po salamat sa pagkain na kakainin ko po ngayon. I pray Lord na magbigay po sa akin ito ng kalakasan. At I pray Panginoon na bigyan niyo po ako ng mahimbing na pagtulog ngayong gabi. Dalangin ko rin po Panginoon ang mga nanonood na pagpalain niyo po sila lagi ng masusustansyang pagkain araw-araw. Ito po Lord ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain tayo mga kamesa! Tara na! Ay wait lang, kunin ko muna ng kadireto dahil ayokong ito lang ang pagkain, masyadong dry. Gusto ko may kaldereta. Yahoo! Ito na mga kamesa, umuusok-usok pa ang ating beef kaldereta with boiled egg! Tara na, damayan niyo ako. Ay mali, samahan niyo pala akong kumain mga kamesa. Ah.
Magbago kaya ang lasa nito sa pang-sampung ulit na pagkain natin ng beef caldereta ng 7-Eleven? Tingnan natin kung nabago ang lasa. Init. Alam niyo po mga kamesa, napakaraming sibuyas kasi ito ay nilagay ko. Kasi yung mga sibuyas na nabili ko 2 months ago, nasira na! Halos mabulok na! Ay, nabulok na pala talaga at yung iba, inuod pa! Kaya ang nangyari, para hindi pa masira lahat, ayan, nilagay na po natin siya sa ating lutuin. Kasi mahilig tayo kumain ng sibuyas. Dahil tayo Bombay, no? We like to eat doon yun. On yun, one, on yun, two, oh, we really love to eat on yun. Oh, no, I'm not at Bombay, I'm not Bombay. Napakasarap ang lasa ng sibuyas. Lasang healthy. Bakang-baka! Hindi ako nagsisigdan kung biniling beef caldereta. Sobrang sarap talaga, 7-Eleven. May bell pepper pa, ha? Panalo. Kompleto, Ricardo. Pakainin. Excited na po ako kasi maya-maya lamang po ay aalis kami ng aking mga kaibigan. Pupuntahan kami. Secret! Basta dyan lamang po kami pupunta. Napakasarap talaga ng Guya Bano. Order na po kayo. Sige na, parang awa nila. Walang tubo-tubo. Gusto ko lang kasi tulungan ang aking kaibigan. Magpasabihin na lang kayo sa akin, 300 lang po isang litro. Kaso kukunin nyo sa akin dito sa Pateros. Kaya kung malapit lang naman po. Sandali. Kaya kung malapit lang naman po kayo, eh daanin nyo na lang po sa akin sa Pateros. Kung kayo taga Kumembo, Pembo, Rizal, Pasig, Taguig, Pateros, daanin nyo na lang po at nang sa gayon ay makalibre kayo sa difference fee. Makalibre kayo sa delivery fee. Sobrang sarap talaga mga kamesa. Kapag nagkaroon ulit ng sale, sabihin ko kayo ah. Pero, ang alam ko ngayon, may sale ulit sila next week. Simula Monday hanggang Sunday next week, September 28, 9:30. October hanggang October 4, may sale sila. Sugurin nyo na po ang 7-Eleven. At sinisiguro ko hindi kayo magsisisi sa mga sale nilang paninda. Sobrang mamura. Subukan naman natin kunin itong nilagang itlog. Parang lumakas yung mic ngayon na! Congratulations!
Hello, hello. Oo nga. Parang lumakas. So impossible as it may. Ang hirap. Huwag tayo kumanta. Mamaya na lang po. Hindi na natin i-bibidyo ka. Kaya tayo mamaya na mga pampasko. Mmm. Ang sarap na itlog. Hindi pala siyang panis. Ang sarap po ng sabaw, kaya lagyan natin ng maraming sabaw, ang ating anin. Puro sibuyas nakikita ko. Mamaya pa yung mga matitira niyan, hahaluan natin ng maraming kanin at tuwang-tuwa naman ang bipiesta ang ating mga alagang aso. Tuwang-tuwa sila tuwing ang ulam nila ay beef caldereta. Mano pala sa ako. Tatawagin ko si Granby. Granby ka? Granby? Granby, halika dali. Ayaw naman lumapit ni Granby. Granby ka? Granby? Ito si Granby, oh. Nakikita niyo po na Granby! Ay, nakaharap ka natin. Sabi natin dyan. Ayan. Granby, halika. Granby, huwag ka dyan lagi nasa ilalim ng kama. Ano ba ginagawa mo dyan? Ang sikip-sikip dyan, baby! Ito nga mga to. Oh. Yan si Creamer. Tapos, sobrang bait na si Creamer. Favorite na favorite ko yan si Creamer eh. Tsaka si Fifi, tsaka si Coffee. Mababait din tong mga to eh. Tsaka si Granby Roll, hindi na mamansin. Napakasuplado naman. Granby, halika. Halika. Oh, wala kang pagkain ha. Pag di ka lumapit dito, wala kang pagkain. Balak. Hindi siya lumapit. Wala siyang pagkain. Ako ang kakain lahat ng pagkain nila. Ikaw naman, hindi naman to dog food. Mm-hmm. Sinusundo na ni Creamer si Granby. Sabi ni Creamer, pumunta ka na Granby, wala ka pagkain mamaya, malapit na matapos ang kamo natin. Takin na naman ang itlog na ito. Durog ko eh. Bukas po may mga kaibigan tayo makakasama. Papakilala ko sila sa inyong lahat para makilala niyo sila bukod kay Ana Banana TV. Sandali po. Labas tayo. May narinig akong aso umiiyak. Kawawa naman. Wait. Ito ang tsura ng aking labas. Puro pasahan o nakasampay. Nilabahan ka din ha, i-ahanap pa na natin. Sige po, at dito na po natatapos ang ating vlog ngayong gabi. Mag-ingat po kayong lahat. Lagi kayong magpakagustog. Mag-ingat ng inyong mga sarili. Sa gayon ay tayo ay maging healthy palagi. Paalam!